Hi, ganda na yung show. Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking request dito sa ating YouTube channel. Ito ay ang LeafFire.com. Ngayon, tatalakayan natin sa video na to kung totoo ba na ang LeafFire ay connected sa Amazon at isa ba ito sa mga mararangal na platform o isa lang ito sa sandamakmak na is companies na naglalabasan ngayon. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! Ba ang LeafFire.com? Ang LeafFire ay isang marketing agency kung saan tinutulungan nito ang mga merchant na makakuha ng customer sa pamagitan ng SEO, content marketing, custom advertising, optimization, at marami pang iba. No, kiniklaim din ang company nito na nagsimula sila noong 2017 pa at sila ay partner ng mga malalaking e-commerce company katulad ng Amazon, Etsy, Tmall, at marami pang iba. Ang tanong, ito ba ay totoo para masabi na sila ay isang marangal na negosyo? Mamaya, sasagutin natin ang tanong na ito. Ngayon, kung sila ay isang marketing agency, paano makakatulong ang LeafFire sa mga individual para kumita ng pera? Okay? So, mayroon po tayong iba't ibang paraan kung paano tayo kikita ng pera dito sa LeafFire. So, mayroon po tayong normal na membership, city partner, at sa pamagitan ng cryptocurrency, yung tinatawag na LFC. Ang tanong, paano ba kikita sa pamagitan ng normal na membership? Once na mag-register ka sa LeafFire, ikaw ay makakakuha o makakatanggap ng automatic na 120 pesos kung saan pwede mong gamitin sa pagsisimula sa LeafFire. Okay, so dito, kailangan mo lang gumawa ng task. Paano? So dito, ang kailangan mo lang gawin ay scroll down mo lang dito. Kapag ikaw ay nasa level 1 pa lang, okay, kapag hindi ka pa nagta-top up dito sa LeafFire, ito lang yung mabibili mo. Okay, 120 pesos na product. Pero kapag ikaw ay nag-top up, na sabihin natin, nag-top up ka ng 500, pwede mo nang mabili tong level 2. Kapag ikaw naman ay nag-top up ng 1,500, pwede ka nang makabili ng level 3 na products. Okay? For example, itong sa level 2, so meron tayo na 18 orders dito. At ang gagawin mo lang, click mo lang tong receive orders, then click mo tong purchase. Okay? So dito magmimina na siya ng cryptocurrency kapatid na LFC. Dito pwede kang kumita ng 2.25 pesos times mo ito sa 18 dahil 18 orders ang pwede mo magawa per day, okay? So meron kang commission na makukuha depende sa level mo. For example, dito sa level 1, meron kang 19.87 pesos na pwedeng makuha ang commission per day. Hanggang sa level 8 po, meron tayong 44,712. Pagdating naman sa VIP 7, ang pinakamalaking pwede mong makuha ay 277,200 pesos. Okay? Pangalawa ay sa pamagitan ng pag-recruit ng tao. So, meron silang tinatawag na membership level. So, dito pwede kang kumita ng up to 13% commission sa bawat task ng first level o recruit mo. Ito yung direct referral mo, kapatid. Okay? Up to 6% naman sa second level, ibig sabihin recruit ng direct referral mo, at up to 2% sa third level, ito naman yung recruit ng second level mo. So, itong income dito ay nakadepende sa membership level mo. For example, dito, sa once na ikaw ay level 1 pa lang, ang income mo dito ay 6%. At sa first level at third level naman ay 1%. Pero, kapag yung income mo ay umabot, okay, sabihin natin na umabot ng 360,000 pesos, okay, yung accumulated na income mo dito sa LeafFire, automatic na pupunta ka dito sa level 8 at ang commission mo na makukuha sa direct referral ay 13%, at hanggang sa third level, ibig sabihin ito yung direct ng second level mo, ang pwede mo naman makuha ay 3% sa bawat task nila, kapatid. So ito ang pwede mong kitain sa normal na membership. Ngayon pag-usapan naman natin ang city partner. Ang city partner, sila naman yung mga taong ang pinaka-focus nila ay mag-recruit ng tao. Malaki rin ang benefit ng city partner, hindi katulad sa normal na membership dito sa LeafFire. Pero bawa ka maging isang city partner, meron kang mga kailangan na requirements. Okay? Ngayon, paano ka naman kikita gamit ang LFC na cryptocurrency ng LeafFire.com? Ang LFC ay depende rin sa task level na nagagawin mo. For example, so dito sa LFC naman, pwede makakuha ng 39.74 LFC sa level 1, at dito sa level 8 meron kang 89,424 LFC. Okay?
So kung kukumpitin natin 'yan, ito po yung mga total na earnings mo sa LFC plus yung sa peso, okay? At kapag ikaw naman ay VIP, itong mga VIP na ito kapatid, ito yung madaming nare-recruit na mga tao. So dito, mas malaking reward na makukuha mo dito sa LFC. For example, dito sa VIP 7, meron kang 554,400 na LFC na pwede mong makuha. So ito ang iba't ibang paraan kung paano kayo kita ng pera dito sa LeFire kapatid. Ngayon pag-usapan natin ang maganda at hindi magandang bagay sa platform na ito. Unahin na natin ang magandang bagay na nakita natin dito sa platform na ito kapatid. So kung ipagkukumpara natin ito sa in-time tax refund kung saan inireview din natin dito sa ating YouTube channel, masasabi ko na mas malaki ang income ng pwede mong makuha sa LeFire, especially sa recruitment. Mas mataas ang commission na makukuha mo. Maliban doon, maliban sa pwede kang kumita ng malaki ngayon, wala na akong nakikitang iba pang maganda sa platform nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hindi magandang bagay na nakita ko dito sa platform nito, kapatid. Una, sinasabi nila o kiniklaim ng LeFire na sila ay connected sa Amazon. Ito po ay hindi totoo o yan po ay isang malinaw na kasinungalingan. No, base sa Amazon Partnership Listed, wala pong LeFire na pangalan o LeFire Limited na company na connected sa Amazon. At ang LeFire ay hindi nagsimula noong 2017. Okay? So, ibig sabihin, hindi pa siya existed, hindi pa siya nag-i-exist noong 2017, 2018, 2019, 2020. Sa katunayan, halos lahat ng ganitong klase ng platform na kiniklaim nila na nagsimula sila noong 2017 ay isang grupo lang po, yung creator. Ang ginagawa nila, nagke-create sila ng maraming platform galing dun sa mga pera na na-scam nila dun sa mga naunang nabuksan nila na scam pa nila. So yan yung ginagawa nila ngayon kapatid. Pangalawang hindi ko nagustuhan sa platform nito ay yung line of business nila. So malabo kasi yung line of business nila sa tunay na nangyayari sa loob ng LeFire.com. Base sa kanilang about page, sinasabi nila na sila ay isang marketing agency na tumutulong sa mga merchant para magkaroon ng maraming customer sa pamagitan ng SEO, content marketing, custom advertising optimization at marami pang iba. Pero hindi po ganito ang tunay na nangyayari. So ang ginagawa ng LeFire ngayon ay isa po silang investment kung saan ginagamit nila yung term ng cryptocurrency para medyo hindi maintindihan ng tao at masabi na sila ay isang legal na pagkakitaan. No? Katulad ng farming o mas kilala sa yield farming at ang mining. So ang yield farming, para mas maintindihan ng karamihan, ay isang proseso ng decentralized finance para ma-maximize ang return ng isang cryptocurrency. So mayroong apat na uri ng yield farming kapatid. So una, yung tinatawag na liquidity provider, ito yung mga tao naglalagay ng funds sa liquidity pool gamit ang cryptocurrency to facilitate trading. So madalas, sila yung mga market broker at madalas sila yung mga gumagawa ng market sa isang cryptocurrency kapatid. Okay? So pangalawa naman ay yung tinatawag na lending. Sila naman yung nagpapautang ng coin o token. So pangatlo ay yung borrowing. Sila naman yung umuutang, okay, ng token. At yung pang-apat na uri ng yield farming ay ang staking. No, dito, may dalawang form ng staking. Una yung tinatawag natin na security provider at yung pangalawa naman ay yung supplier. Hindi ko na ipapaliwanag ang dalawang form na ito kasi medyo malilis tayo ng pinaka-main na topic. Okay? Dito sa apat na ito, wala po dito yung ginagawa ng LeFire. Okay? So, ang form ng ginagawa ng LeFire ay yung tinatawag na click farming. Okay, nandyan din po yan sa about page ng LeFire kapatid. Ang click farming ay nagsimula ito nung pumasok yung tinatawag na affiliate marketing PPC o affiliate marketing pay-per-click. Dito kumikita ang mga affiliate marketer sa pamagitan ng pag-click ng user sa isang ads. Pero mayroon tinatawag na auto-clicker kung saan sa bawat ads na lalabas sa isang mobile phone o sa isang website, kiniklik ito ng auto-clicker. Doon nagsimula yung click farming kapatid. Ngayon, meron ng iba't ibang klase ng click farming. Kung nandito na yung click likes, click subscribe, at click follows. Okay, nandiyan na din yung mga easy task kapatid. Ito po yung isang form ng task para kumita ka ng pera sa pamagitan ng sa pamagitan lang ng pagki-click, okay? Kapag nag-like ka sa isang post, nag-subscribe ka, nag-follow ka, ikaw ay makakuha ng reward. At ang click farming ay inadapt na rin ito sa cryptocurrency, which is pinasok nila ito sa mining. Ibig sabihin, makakapag-mina ka ng cryptocurrency o ng isang token sa pamamagitan ng pag-click o pag-take ng task, kapatid. Okay? Ang tanong, ang click farming ba ay marangal?
Ang sagot po, ang click farming ay isa pong uri ng fraud sa affiliate marketing business noon. Pero ngayon, ang click farming ay isang fraud na nag-o-offer ng isang securities or ng isang investment, especially sa cryptocurrency. Most of the time, sa click farming, kailangan mo lang gawin ay mag-click para kumita ka. Pero bago mo magawa yun, kailangan mong magbayad ng membership fee o ng subscription fee o kahit pang anong klase ng tawag mo dyan. So ito po yung tinatawag natin na easy task job sa cryptocurrency o mas kilala sa easy task fraud. O sa katunayan, hindi ka makakapag-mina ng isang cryptocurrency, ng isang token without blockchain. Kung walang blockchain ng isang crypto token at sinasabi nila na kumikita sila sa pagmimina, well, ito po ay isang uri ng fraud. Okay, para mas maintindihan mo nang mabuti about blockchain at iba't ibang klase ng scam sa cryptocurrency, pwede mong panoorin ng video na to, kapatid. At mag-iiwan na rin ako ng link sa baba ng video na to na mayroong kinalaman sa cryptocurrency scam. So, pangatlong hindi ko nagustuhan sa platform nito ay yung LFC token. Ang LFC token, ito po yung minimina mong crypto token once na ikaw ay bumibili ng products sa leafire.com. Pero ang LFC ng LeafIRE, hindi po nito sinusunod yung cryptocurrency ecosystem. Bakit? Paano ko nasabi? Sa isang cryptocurrency, nagkakaroon po ito ng value once na ito ay pinapasukan ng totoong pera. Ibig sabihin, may mga taong naglalagay ng totoong pera katulad ng dollar o Philippine peso to crypto token. Okay, kapag nangyari ito, dito na pumapasok yung special node ng network, which is ito po yung miner o yung crypto staking. Pero ang problema dito sa LeafIRE coin or LFC, hindi po ito nag-i-exist. Walang LeafIRE coin or LFC token sa market, okay? Walang blockchain, walang any transaction na nangyayari dito sa token na ito, okay? Ibig sabihin, itong LFC profit distribution nila dito sa kanilang website na pinapakita ay hindi po nangyayari. Walang digital currency expansion and reproduction, walang operation and repurchase, walang derivatives project and investment. Ibig sabihin, walang totoong profit distribution plan na nangyayari dito sa loob ng LFC. Ang isang dahilan kung bakit nag-i-exist ang LFC o ang LeafIRE token dito sa kanilang platform ay para sa recruitment at wala na pong iba. Okay? O paano ko nasabi? O sa cryptocurrency, hindi mo kailangan mag-recruit para lang ma-release sa'yo yung isang token, kapatid. Okay? For example, dito sa LeafIRE, mayroon silang tinatawag na platform recovery at institutional recovery. Ang platform recovery, ang price nito ay 1:1. At ang institutional recovery naman, dito naman nagbabago yung price ng LFC. Pero, bago mo makuha ang available na LFC sa account mo, kailangan mo munang mag-invite ng tao na mag-i-invest dito sa platform para ma-release yung 15% ng available na LFC token. Doon naman sa ang institutional recovery, kailangan mo mag-invite ng sandamakmak na tao. Okay? Ang malungkot na katotohanan, hindi po ganun nag-work ang cryptocurrency. Kapag ganito, ito po ay isang sign ng fraud sa cryptocurrency, kapatid. Ngayon, marami rin magsasabi sa inyo na, teka, ang LFC o ang LeafIRE token ay ilalunch sa mainstream exchanges sa June 30, 2022. So ito po yung tanong, kapatid, ha? Paano makakapag-mina kung hindi pa nag-i-exist ang token na ito? Paano makakapag-mina kung wala pang palang nabubuong blocks? At paano ka makakapag-mina kung wala kang blockchain o hindi ka nag-i-exist? O hindi nag-i-exist yung blockchain ng crypto token na ito? Para mas maintindihan mo ng mabuti, okay, ang isang token, kung bakit nagkakaroon ng value bago pa ma-release o ma-publish sa mainnet, hindi dahil maraming nagbimina. Okay? Ang dahilan dito, bago pa lang ilabas sa mainnet ang isang cryptocurrency, madalas 1 month or 2 months bago ito ma-release, pwede mo na itong bilhin sa mababang halaga. So kapag publish na ang cryptocurrency sa iba't ibang crypto exchanges o sarili nilang exchanges, meron na itong value kasi meron mga totoong pumasok na pera dun sa cryptocurrency na yun o dun sa token na yun. Ang tanong, paano nagkaroon ng 2.36 pesos na 1 LFC? Eh hindi mo nga alam kung paano bibilhin ang LFC. Kumbaga, lumitaw na lang ito na parang kabote dito, okay, sa internet. Ibig sabihin, ang LFC ginawa lang ng LeafIRE para magkaroon ng reward sa recruitment. Maliban dito, ito pa ay isang sign ng fraud sa cryptocurrency. At ito rin po ay isang sign ng pyramid scheme. Isa rin ito sa mga nakita kong hindi maganda sa magandang bagay sa platform na ito. Ang LeafIRE ay possible na Ponzi scheme at pyramid scheme kung saan nabubuhay lang yung platform nila dahil sa mga bagong pasok o sa mga taong nag-i-invest
sa platform nito. Ang LiveFire ay katulad lang rin ng in-time tax refund. Ang pagkakaiba nila, hinaluan nila ito ng cryptocurrency para masabing legit na pagkakakitaan. Ngayon, maraming magsasabi sa inyo na ito ay isang NFT earning platform. Ang sagot po ay hindi, kapatid. Malayong malayo ang sistema ng NFT earning system sa LiveFire. Ang mga image na nandito sa platform ay mga copyright image na galing sa internet at hindi ito makukonsider na isang NFT. O sa mga susunod na araw, pag-uusapan natin yung NFT para mas maintindihan ito ng karamihan, kapatid. So ang review natin sa platform nito, ang LiveFire ay possible na Ponzi scheme at pyramid scheme at possible na ito ay magsara na parang bula katulad ng mga nauna nating na review. Bakit? Paano ko nasabi? Unang-una, lahat ng information na kiniklaim nila ay hindi po totoo. Hindi sila connected sa Amazon base sa aking source at sa Amazon partnership listed. Hindi rin sila nagsimula noong 2017. No, pangalawa, ang line of business na nakasulat sa kanilang website ay hindi nagagawa. Okay? Okay, kumbaga, wala silang services about SEO, content marketing, wala rin silang services about custom advertising services, wala din silang mga merchant. Okay? Ang meron ang platform nito ay isang click farming kung saan ito po ay isang uri ng fraud. Same din ito sa in-time tax refund ang concept ng LiveFire. Pangatlo, wala silang mapakita mga legalities base sa kanilang ginagawang investment. So, pang-apat, ang LFC token o LiveFire token ay nakafocus sa recruitment at hindi po ito totoong cryptocurrency. Sa madaling salita, fake na crypto token ang LFC. So panglima, ang platform nito ay nabubuhay lang sa mga bagong pasok at walang totoong serbisyo o produkto na ino-offer sa mga tao. Okay? Wala rin silang totoong merchant at wala rin silang totoong partnership na company. Yes, kikita ka dito. Yes, malaki ang possible na pwede mong kitain dito sa ngayon. Pero ang pera dito o yung income na makukuha mo dito ay galing lang sa mga bagong investor ng platform na ito. Dahil ang focus ng platform ay mag-recruit at wala po itong totoong produkto o serbisyo na ginagawa. Pero disclaimer lang, hindi kita pinipigilan na mag-invest o hindi mag-invest sa company nito. Ang video nito ay guide lamang para magkaroon ka ng tamang desisyon sa pagpili mo ng tamang pagkakakitaan. Ngayon, maraming magsasabi sa inyo na hindi ka may scam kung hindi ka sakim o hindi ka mukhang pera. Kumbaga, laging sinasabi nila dito sa ating YouTube channel, dito sa comment section, invest what you can afford to lose. Kapatid, itong statement na ito ay para lang sa legal na investment. Okay? Sa ganitong klase ng sistema, mukhang pera ka man o hindi, meron at merong may scam at merong may scam pa rin sa sistemang ito. Dahil kung hindi nyo alam ang sistema ng isang Ponzi scheme, for your information na lang din, kapatid, ang kumikita ng malaki dito ay yung mga taong unang pumasok at maliit yung porsyento nito, kapatid. Ang nasa middle ng scheme, sila yung nakakabawi at yung baba ng scheme, sila yung pinakamalaking porsyento nang nai-scam, kapatid. So, kahit na hindi ka mukhang pera o mukha kang pera talaga, kung nasa huli ka ng scheme, malaki ang posibilidad na ikaw ay may scam. Ngayon, pipiliin mo na rin lamang pala na mawala yung pera mo. Bakit mo pa ibibigay yung pera mo dun sa mga taong nang-i-scam at nagpapahirap dun sa mga taong gusto lang kumita ng pera? No, bakit hindi mo na lang yan ibigay dun sa mga taong nangangailangan? Bakit hindi mo na lang i-donate? Di ba? Na nakatulong ka pa, hindi ka pa nagpapayaman ng mga scammer. Ang tanong, bakit gustong-gusto nyong payamanin yung mga scammer para saan? Para sa maliit na kita, kapatid? Now, guys, don't get me wrong, hindi kita pinapangunahan dito, hindi kita pinagsasabihan dito. What I'm trying to say, kung bakit maraming mga manluloko, okay, kung bakit maraming mga manluloko ng mga scammer, kasi merong mga nagpapaloko. So, yan yung review natin dito sa platform nito, kapatid. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, ano ba yung masasabi mo dito sa platform nito, kapatid? Okay? O, naniniwala ka ba na ito ay isang legal na negosyo? Okay? Malaki na ba yung kinita mo dito? Comment mo na din dyan sa baba ng video na ito, kapatid, kung magkano ba yung kinita mo dito sa platform na ito. Okay? O isa ka sa mga naniniwala at nakaka-experience o naka-experience na ito ay isang malaking scam, kapatid, no? Comment mo lang dyan sa baba ng video na ito, kapatid, para malaman na mga kapanood ng video na ito kung ano yung kuro-kuro mo o experience mo sa platform nito. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natutunan, no, give me a big thumbs up. Share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click
ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto. I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!